Tradisyon na sa ating mga Pinoy ang paggunita sa mga mahal nating yumauna tuwing panahon ng undas. Muli nating sinasariwa ang mga importanteng sandali na kasakasama pa natin sila. At kahit hindi na natin sila kasama dito sa lupa, patuloy pa rin nating naipadarama sa kanila ang ating pagmamahal. Subalit hindi ba't mas mainam kung noon pa lamang naipadama na natin sa kanila ang wagas nating pagmamahal. Tulad na lamang dito sa ating kumpanya, buhay na buhay ang ating pagmamahalan dahil pamilya na ang ating turingan. Hindi makakalimutan ng 66 na taong gulang na all-around worker na si Feliciano Rivera o mas kilalang Kamomoy ang kanyang karanasan sa mga espiritong gumagala na nagparamdam sa kanya. Isa na nga rito ang kanyang bunsong anak na yumao noong nakaraang taon. Dahil sa biglaang pagpanaw, hindi umano matahimik ang kaluluwa nito. Meron kasi itong mensaheng nais iparating sa kanya. Sabi niya pa, nandiyan mga anak kong dalawa, kung mag-asawa mo na yung asawa ko, huwag yung i-ano sa asawa nila kasi makasasaktan. Kaya nyo na lang para mas maganda pa. Kuwento ni Kamomoy, hindi nila inaasahan ang biglaan itong paglisan. Siguro sir, kung rin anong miss ko na pabidget kami, hindi siguro magabang ko yung anak ko. Ayaw na akong magawa, siyempre pag-uwi namin mga tatlong araw, umuwi na ako katapos ng matay sir. Yun na pala kalimutan sir sa buhay ko. Halos tumakbo siya pabalik ng bahay nang malaman ang sinapit ng anak. Ngunit hindi na niya ito inabutan ng buhay. Dito nakita siya rin yung naano ko sa gitang loob ko. Pero tayo magawa, hindi binawi ng Panginoon, hindi yung natay mo. Kaya naman, sobra-sobra ang kanyang pagsisisi nang wala man lang siyang nagawa upang maisalba ito. Anak, pasensya na kaya anak kasi kung hindi lang dahil sa nanay mo kasi ka hindi namin kung nakauwi kami wala kami magawa kasi hindi tayo man pangita. Anak, alam mo anak, kung sa akin lang, kung may pira lang ako, pare-pareho kayong maligtas na sa ating pamilya. Ipinangako na lamang niya sa kanyang anak na anuman ang mangyari, hindi niya pababayaan ang mga apong inihabilin sa kanya. Kaya upang matugunan ang mga pangangailangan nito, hangad niya ang isang maliit na regalo. Ang hiling, aking hiling lang po na makaroon kami ng kabuhayan sa kami dalawang mag-asawa. Ganun lang po yung hiling ko sa Santos po. Narinig naman ang isa sa mga managers ng Santos na si Christine Belien ang hiling ni Kamomoy.
Kaya personal niya mismong inalay rito ang kanyang munting sorpresa. Nabanggit niyo po doon na dahil alam naman natin na hindi na kayo masyadong bata. Pero makisig na makisig pa rin kayo. Ngayon eh, ang sabi niyo eh, sana magkaroon kayo ng puhunan. Para magkaroon ng additional na pagkabuhayan. Ano? Eh, kami naman po sa Santras, eh, naririnig namin yung mga ganyan, simpleng hiling, ano po. At ngayon, kami tayo ay nagdiriwang ng 20 years. Ito pong mga kahon na to, actually ay para po sa inyo yan. Para sa inyo po yung dalawang kahon na yan. Buksan po ninyo. Tuwang-tuwa si Kamomoy sa kanyang nakita. Hindi niya akalain na kahit papaano ay nasuklian ang kanyang kasipagan. 20,000 ras! Pati na sa kanyang mga kasamahan sa Verona. Kami rin ay nagparamdam. Sa tulong ng project manager na si Engineer Wilmo Falar, naihatid namin ang aming munting sorpresa. Binibigay namin yan sa inyo bilang pasalamat at dahil sa ano niyo, sa sipag, sa ano, sa trabaho niyo, sa sincerity sa trabaho. Yan, kaya nakapagano kami ng munting hiling na pwedeng naibigay namin. Bilang pasasalamat sa iyong sipag at syaga, sa tulong ng aming mga empleyado at Santras Peace, ay pinagkakaloob namin ang liham na ito, simbolo ng pagbibigay katuparan sa iyong simpleng kanilingan. Hindi mapigilang maluha ng mga magigiting nating bida. Maraming salamat po. Dahil po dito, gumot ko na yan po. Thank you po. Thank you, Sir Sunny. Thank you, Santras. Magpapasawat ako sa mga itong trabaho na to. Malona, maraming salamat po sa kunting hiling po namin ay napagpikian niyo po kami. Ma'am, maraming salamat po rin at may tiwala ka sa amin. May bibigay po lang namin na kunting pasalamat. Magtiwala kayo at hindi namin sisira yung pangako namin na hindi kami sisira sa trabaho binigay niyo sa amin. Hindi lang dapat sa panahon ng undas natin na aalala ang mga yumaon nating kapamilya. Iparamdam natin sa kanila na ang mga alaala nila'y patuloy pa ring nabubuhay. Samahan niyo kaming kilalaning muli ang mga mapapalad na workers na mapapabilang sa susunod na listahan ng Benteng Hiling, ngayon din makakarating.